Good morning mga paps. Dito pala tayo ngayon, magbebenta tayo ng huli natin kahapon. Ito pa yung huli natin, yung mga tribali na kung tawagin dito sa amin ay badlan at saka isang bulagdatan. Bibenta natin to sa mga resort dito sa Sulangan. At tingnan natin kung may bibili sa ating mga huling isda. Yung isa pala ditong isda ay tira natin para may iihawin tayo mamaya. Unahin muna natin ibenta yung mga malalaki para makita kung may bibili. Ito mga paps, tinitingnan natin, tinitimbang kung magkano yung isang piraso, mga ilang kilo. At kung ilang kilo lahat ng ibibenta natin para matansya kung magkano, kasi may nakikipagtalo kung ilang kilo daw. Dapat kaming timbangan lang din tayo. Mga paps, yung unang natimbang natin ay nasa 3.5 kilo. Kaya subukan natin yung dalawa pa. Kung kaya pa. Chris. Grado. Parang mamakas. Dito paps, pumunta kami sa may La Luna Beach Resort na sakto may customer sila na nasa labas at dinapitan ako. Tinanong kung anong magandang klaseng luto dito sa bulagdatan na tinitimbang ko. Sabi ko naman, mas maganda dito yung inihaw yung sa may bandang buntot at saka may bandang ulo ay sigang. Dito paps, mas gusto nila yung tribali o ang tawagin sa amin ay badlan, kasi masarap daw isabaw at saka papamigay doon nila sa mga kamag-anak nila doon sa kanila. Yung sa mga nagtatanong kung magkano yung isang kilo, yung kilo dito sa amin nung tribali ay nasa 280, pero binigay ko na sa kanila ng 250 para makatulong din sa kanila, kasi sabi pamimigay lang daw, hindi daw ibebenta, bibigay lang daw sa kamag-anak nila, kaya binigay ko na ng 250 tsaka ano, nung binayaran na ay nagpasalamat at yung gano'y ito pala mga paps, habang nag-uusap kami may gustong bumili ng isang isda, yung bulagdatan, na gusto niya yung kilo ng bulagdatan eh 200 na lang, pero masyado nang mababa kasi yun. 200 second class na isda, kaya hindi ako pumayag. At sabi ko yung badal lang yung ibibenta na lang, kasi masyadong mura na yung 200 na isang kilo ng bulagdatan. Ito mga paps, tinulungan ko na rin sila maglagay sa kanilang cooler at ako na rin yung nag-re-ice ng isda nila. Ito pala si ma'am yung dinapit, dumapit sa atin at nagtanong kung magkano yung kilo. Yung 15. May-ari ng ban na nasa likod, kaya maraming salamat sa pagbili niya sa
isda namin. Dumidirekta kayo sa mga mangiisda dito. Pumunta sa palengke para makamura. Yun yung mga advice ko dito sa mga nag pupunta dito sa Sulangan. Dumirekta na lang kayo sa mga mangiisda para makatulong din kayo at huwag nang dumaan sa mga palengke. Mas makakamura kasi pag sa mga mangiisda kayo dumidiretso at mas makakasigurado kayo na fresh yung isda nyo na mabibili. Mga presko pa, hindi pa dumaan sa mga matagalang paglabad sa yelo. Hindi pa sasama yung isda, hindi pa malambot. Nung binayaran na tayo mga pops ay salamat tayo at umuwi na kasi may ibenta pa tayong maliliit na isda. Ito pala yung isang bulugdatan na hindi nabili kasi halagang 200 na lang daw. Pero malaki. Malaki yung isda at saka parang mura masyado yung 200 na lang. Second class na isda. Mataba. Kaya dalhin natin dun sa kilala natin. Ito pala mga paps yung iihaw natin at yun pang isang surahan na yun o yun yung partner natin sa ating iihaw. Katulad niya nata ito yung isa yung medyo malaki at mataba-taba para masarap. Sarap kasi pag mataba yung iniihaw natin na surahan. Yung surahan pala malalaman natin na mataba ang surahan kapag yung tiyan nito ay umuumbok na pag pinisil matigas. Malalaman natin na mataba ito. Dalawang yan yung iihaw natin yung nasa ibabaw ng styrofoam tsaka yung maliliit iwan na natin dyan para makapagawa tayo. Ito pala yung tulay ng nagdudungtong sa munting isla ng Sulangan. Okay. Gawa pa ito ata ng mga Amerikano, sabi sa akin. Ito ay napakatagal na tulay. Puntahan natin muna yung kilala natin na bumibili ng isda. Pagdating namin sa kaibigan namin, nandito na pala yung mga kasama natin.
mga palaot. May lapat po natin. Ito yung mga kasama natin. Tingnan nyo din yung mga huli nila. Halos puro tribali na din yung mga badlan. Ano? Yung isda ni Kweto nyo? Tribali din. Dalawang piraso. Yung kay Kuya Karkar, yung puting balde. Marami-rami din. Yung kay Kuya Jason. Yung nasa putol na matakan. Ito mga paps, yung lalaking hawak ng isda. Ay gusto niyang bilhin yung isang bulagdatan at isang surahan. Dahil medyo nakabenta na tayo, ay bibigyan natin ng isa pa, pero hindi na natin papabayaran at hindi na natin kikilohin para may sobra. Ito paps, natuwa pala yung ganda ng sinabi natin na pag binila niya, pag nabili niya yon, maibigyan natin ng isa pa. Isa pang isla. Ito mga paps, papakita ko sa inyo yung ating sinumpa, yung ating inihaw, yung isang surahan at saka isang tribali na nahuli natin. At maraming salamat sa panonood sa ating channel.